Okay guys, so kailangan kong ilipat tong scorpion na to dito sa lalagyan na to. Kasi isiship ko na siya. Papamigay ko siya sa isang tropa dito sa UK. Ayan, napakabait niya. Pasok ko pa. Okay. Oops. Okay. So, lalagyan ko lang ng papel yung ibabaw niya para naman hindi masyadong spacious sa loob. Para hindi siya malugalog sa transit. Ganyan. Siguro. Diyan ka lang sa loob. Huwag ka lang maninipit. Okay. Kailangan kong basahin yung tissue sa ibabaw. Yan. Sobra tayo na. Tapos yung kanyang takip. Yan. So, eto guys ay ang Heterometus petersi. Pero sa tingin ko yung napalitan na yung pangalan niya sa Heterometus silenus. So, double check nyo na lang sa Wild Nature Facebook page. At yun. Papamigay ko na siya sa tropa. Pero parang kulang yung papel, no? Kulang pa yan. Pagbigyan natin ng isa pang piece. Yan. Diyan lang sa gitna. Hindi ko nababasahin itong nasa pinakaibabaw kasi itong nasa paligid eh moist na. Tapos yung pinatungkoy moist din. So, sapat na yun. At yun guys, magpapak tayo ngayon ng mga tarantula na isiship natin. Inuna ko lang itong scorpion para kasi siya lang naiiba eh. Yan, paikot ko na lang, no? Para siguradong walang takas. Yon. Next ay itong Pampabetius SP Machala. Ito siya, nag-mold siya 2 weeks ago. Tapos kumain na din siya. So okay lang siya na-ship. Dito ko siya ilalagay sa maliit na container na ito, no? So ang problema ko lang, kasi kapag gagalawin ko siya, mag-flick siya ng articulating hairs. Meaning yung kanyang abdomen eh makakalbo, magkakaroon ng bald spot. So ayaw kong mangyari yun eh. So ang gagawin ko sana ay tataklubang ko siya nito, no? Pag ganun. Kaso nasa sulok siya eh. So kailangan ko muna siyang papuntahin sa gitna. Sana di siya mag-flick ng articulating hairs kasi, oh grabe, kala niya pagkain. Diyan ka na sa gitna. Hindi yan pagkain, boy. Okay, so tataklubang ko lang siya. Tapos tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi ayaw ko siya mag-flick ng articulating hairs kasi makakalbo siya eh. Bakit kapag ganun eh? Okay, tsaka makate. 1, 2, 3. Yan. Nasa loob na siya. Bali, slide ko lang to sa ilalim para hindi na siya makatakas. Ayan lang. Para kahit papano ay maiwasan natin yung pag-flick niya ng articulating hairs. Ayan siya. Bahala na siyang tumihaya. Titihaya din yan. Yan o, tumitihaya na siya o. At hindi siya nag-flick ng articulating hairs. No? Ay, nag-flick siya. Grabe. Bad trip. Okay, so tatakpan ko lang siya ng moist na tissue. Tanggalin muna ito, saglit. Oh, pangalawang flick niya. Last na flick mo na yun ah. So far, wala pa ng bald spot, no? Yung sphagnum mo, sayang ko na yun dyan. Baon niya na yun, papunta sa pupuntahan niya. Yan. Okay, huwag na mag-flick ha. Okay lang siya sa loob. May sapat na space sa loob. Sana yung mga tarantula sa mga masisikip na nalungga. Yan. Okay. Lagyan na natin ng label para hindi malito yung ating pagbibigyan. Itong isang to ang medyo challenging. Ito ang Fossiliteria regalis. Ito ay napaka-bolty nito eh. Nandito siya sa ilalim ng cork bark. So, kailangan natin mag-ingat, no? Nandun siya sa pinaka-ilalim. Okay, so okay lang nahawakan to sa tip ng cork bark para maalis siya. Oops, yun siya, bolty. kailangan natin mag-prepare ng catch cup. Okay, so yun siya. Kita nyo? Napakaganda. Pirigalis. Paano kaya ito? Catch cup. Catch bottle. Catch cup. Lahat na. Kung na magtago. So ito ay sub-adult female. Yan. Isa rin siya sa lalayas sa SPTV. Yan. Kahit ka. Yan siya. Diba? Kasi dalawang ganito ko eh. Dalawang aking sub-adult female na Fossiliteria regalis. So itong isang to eh. Ibibenta ko na sa tropa dito sa UK. Presyong kaibigan yan. Dito ko siya ilalagay sa maliit na container na ito. Ang problema, paano natin gagawin yun, no? Siguro kaso yung carapace niya sa butas ng bottle na to, no? So, kung papakitin natin siya. Kaya't. Yan. Ganyan. Tapos, ubuksan natin itong bote. Huwag ka lang umatras sa kabila. Yan. Tapos, direct natin sa loob. Oops, sorry. Nabitawan ko yung takip. Yan, pasok na. Hindi ata siya kasha. Napaka-clumsy ko. Yan. Okay.
Okay, lumalabas siya. Okay, paano kaya ito? Okay, so siguro hindi kasi yung carapace niya sa butas ng bote, no? So, try natin ng paganito. Yan, yan, yan. Pasok na yung panigurado, no? Yan. Yun. Ganyan na magpak ng isang delikadong old world na Pusil Tere Regalis. Takpan natin siya ng moist na tissue na paper towel. Yan. Yun siya. Settled na settled siya sa loob. Yan. Diba? Nice and easy. Yun. Next guys, itong Gramostola Action. Yan. Napakaganda niya. Ito ang kanyang magiging capsule. May label dito na tea stir me, pero papalitan natin yan. Agawin natin siya ng bagong label. Huwag na kayo mag-flip ng articulating hairs kasi mapangit kayo eh. Kaya mag-focus sa loob. Sa loob. Pasok sa loob. Sa loob. Sa loob. Pasok na. Yan. Diba? Huwag ka na mag-flick. Diba? Libata pa naman ito eh. Once grabe yung kung ano mga balahibo, focus natin eh, no? Makatema nga yan. Okay. So, takpan na natin. Ganyan. Medyo spacious pa. Kailangan patungan ng isa pang layer ng isa pang piece ng papel. Ito. Yan. Safe and secured ang ating Gramostola Action. T-stir me, female. Pero, Gramostola Action lang ang laman. Para lang malinaw, no? Lagyan ng label ang bawat container na i-ship natin. Diba? Medyo may hirapan tayo sa isang to guys eh. Kasi, nasa pinaka ilalim yung tarantula eh. Nandito siya eh. So, ito pala ang haplocosmia. Himalayana. So, kakailangan natin siyang kukain. Delicates tayo dito. You know, medyo makapal din yung silk niya sa ibabaw ng kanyang lungga. Heavy weber din to, maganda din to. So, kailangan natin silang, well, ipamigay. Kaso gumugulong siya. Steady ka lang. Kailangan natin talagang kukain eh. Walang ibang paraan eh. Ayun siya oh. Kita nyo? Yung kanyang abdomen oh. Okay, so, oops. Buti ka pong nabitawan. Okay. So, nandito siya sa kumpul ng lupa na ito. Okay guys, so ito yung kanyang abdomen, no? So, papalabasin ko muna siya, no? Para madali na siyang mahuli. Labas. Labas na. Paano kaya ito? Kailangan kong punitin yung kanyang lungga, eh, no? Kaso kasi bolt ito, eh. Ito yung, kung naalala niyo, ito yung kon, eh. Yung nag-aamok nung nasa lalagyan pa lang siya, eh, nagwawala-wala na. Spiderling pa lang siya noon. Ngayon, eh, tingnan nyo naman, no? Malaki na, oh. Tsaka ang ganda ng patterns, no? Parang ayaw ko ng pamigay, ah. Ano tol? Sa akin na lang. Yan. Oops. Focus. Yan ang haplocosmia himalayana. Hindi ko alam kung anong kasarian dito. Oops. Okay. Meron tayo dito maliit na catch bottle. Saktor sa kanya. Yan. Okay. Akyat. Akyat sa loob. Ayan. Yan na siya. Dito ko siya ilalagay. Okay. Napaka-smooth. Puti na lang at hindi siya masyadong bolty. Ayan. Rekta agad sa kanyang capsule. Ayun, di ba? Ito naman ang Kilobrachis SP. Keng Krachan. Yun siya. Kira naman, no? Napakakapal na kanyang sapot, ano? Parang dreamland. Okay, so sana hindi na siya pumasok sa kanyang lungga, ano? Nasa labas siya, eh. Okay, so nandito siya. Tapos yung lungga niya, eh, nandito. So, ang gagawin ko, eh, i-blablock ko yung kanyang lungga para hindi na siya mag-borrow ulit sa loob. Ayan, sana wala ng space. Tapos, ayun siya. Mahuli natin siya. Hopefully. So, may hirapan ako dito. Hindi ko may papakita ng maayos sa video kung paano ko siya makukuha. Kasi ang daming sapot. Akyat ka, akyat. Akyat, huwag ka nang pumasok sa lungga mo. Sarado na yan. Wala ka nang papasukan dyan na lungga. Ayan na siya. Okay, catch bottle. Grabing hirap. Mahirap. Napaka-komplikado. Sa kabila ka tumakbo. Huwag kang magpaikot-ikot. Okay, sa catch bottle ka pumunta. Ayun, pasok sa catch bottle. Kita niyo ang kapal ng sapot to, no? You know? Parang malagkit-lagkit pa. Ganda talaga na kanilang silk.
So ito siya ang aking ang ating ang kanyang Kilobrachis SP kay Encratron. Export na ako eh, no? Sana yun na. Wala nang nagbo-bolt. Pasok sa loob. Yan, 'di ba? Eto guys, malupet. Pampobetius SP Solaris. Papamigay ko lang. So, etong mga Solaris eh, isang spiderling, no? Maliit lang, ganyan lang. Nakakahalaga ng 200 pounds. Isa lang yon. Maliit lang. Pero, hising cockroach na maliit ang lalagay ko. Ano sila siniswerte? Ako nga, walang pampabetyo Solaris eh. Pamigay pa kaya? Yan, no? Nagkusa pa, oh. So, ayan. Trip-trip lang, no? Pampa-excite lang sa mga mag-unbox na kanilang mga tarantula. So, hising cockroach para sa inyo. Solaris, ha? So, secret lang natin yung guys, ha? Bale, may resibo nila itong mga padala sa kanila bago mapublish yung video na to, no? So, yan. Trip-trip lang. Huwag tayong masyadong seryoso sa buhay. So, eto mga to guys, yung ating ipapadala palabas ng SPTV. At gaya ng sabi ko last time, kailangan natin magbawas bago ako magdagdag ng magdagdag kasi wala nang space sa ating tarantula room. At kahit may space pa man, magbabawas pa rin ako bago akong magdagdag para lahat ay maalagaan ko, no, para walang mapabayaan, no, kasi busy rin sa trabaho, busy sa ibang bagay. So ayun, so ito yung pirigalis, tapos meron tayo ditong yan, dalawang ornithoctonene SP Davao Oriental, tapos dalawang T. albo Nicaragua. Itong T. albo Nicaragua na to, hising kakotso ang laman, tapos ito walang laman. trip lang para kunwari may freebie sila. Tapos ito, ayan yung Kilobrachis SP kay Encratchan. Tapos meron tayo dito yung Ceratocheirus darlingi. Haplocosmia Himalayana. Pampobetius SP Solaris na hising kakot siyang laman. Trip-trip lang din. Tapos meron tayo dito yung Acanthoscuria balcosna. Kilobrachis Electric Blue. Kilobrachis Discolus Blue. Lampropelma Nigerimum. Meron tayo dito yung Gramostola Action. Tapos itong ating Pampobetius SP Machala. Tapos yung ating scorpion na ito na Metrus Selenus. Ata yung bago niyang pangalan. Pero pakicheck mo na lang. Yun, itong mga ito ipapadala natin kay Tol Christopher Almuete. Tsaka kay Tol Norain. So ayun, shoutout sa inyong dalawa. At yun, maraming salamat guys sa panonood ng vlog na ito. At sana ay palaging suportahan ng Schizo-Pelma TV. So yun lang. Chill lang tayo lagi dito sa Schizo-Pelma TV. Keep safe.